focus. Yung tinatawag nating focus, attention. Nagdi-deteriorate yan pag kulang kayo ng tulog. Eh, lalo pag nag-exam pa kayo, hindi kayo makapag-aaral ng maayos, ha? Pangga, I hope I imparted some knowledge to you kung sino ka man. Narito na po ang Dearest J. Urilas. 50 minutes past the hour of 10 o'clock. Patubay ng mga magulang aking nihiling at ano man po pagkakawig sa inyong tunay na buhay. Di po sinasadya. Mangyari lang po na pwede kayong sumula sa ating EnerJFM at yahoo.com. Gandang umaga kay paring Vincent Calianta at sa kanyang loves. Sa lahat po na nakashare ngayon ng ating programa. Dearest Jay Urilas, ako po si Alan. Bago po ang lahat, Sir Jay Urilas, salamat po ng marami at alam kong sa dami ng sumusulat sa portion mong ito, eh nabili mo pa rin pong may isang papawid ang aking sulat. Sana'y kapulutan ng aral ng mga listeners mo. Matatandaan mo ba kung kailan pa at anong edad ka natuto magbisikleta? Ako sa edad na 8 years old. Sobrang late na, no, Jay Urilas? Yan ho kasi yung talagang edad na hindi ko makakalimutan nang nasubukan ko pong padyakan ng bisikleta ng dire-diretso nang hindi natutumba. Alam mo kung bakit ako sumulat sa'yo? Kailan lang ako nagkaroon ng bike eh. Dahil ho sa hirap ng buhay, wala ho kang pambili ng bisikleta ang aking mga parents. Kaya naman nang kauna-unahan kong makitang may bisikleta ang aking pinsan na si Marvin. Grabe talaga ang aking pagkaingit. Ingit na ingit ako kay Marvin. Habang pinapanood ko siyang nagbabike, manghang-mangha ako sa kanya kung paano niya pinapatakbo na hindi man lang siya natutumba. Kung paano niya nababalance ang sarili niya sa ibabaw ng bisikleta na hindi man lang bumabaksak. Si Marvin, napansin nito na ako'y tuwang-tuwa sa kanya. Manghang-mangha ako sa kanyang pagbibisikleta. Palakpak na ako ng palakpak eh. Alam mo yung para akong tanga. Nakikita ko tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa ako sa nakikita kong umiikot ng bisikleta gamit ng pinsan ko. Nang mapagod itong si Marvin, sabi nito sa akin, "Oy, insan! Ano yun?" Sabi ko sa inyo, "Baka gusto mong subukang ibisikleta itong bisikleta ko." OMG, paari ko, pinsan. Gustong-gusto kong subukan yan, pero baka mapahiya lang ako sa iyo eh. Baka bumagsak ako. Hindi kasi ako marunong magbisikleta, ang sabi ko siya. Paglapit nito sa akin, inabot niya yung bisikleta. Leaving no choice ako, hinawakan ko, kundi subukan mo, sabi niya. At dahil ayaw ko mapahiya, sinabi ko na sa kanya, "Insan ha, gustong-gusto ko talaga magbike, kaso turungan mo ko." Sus, sabi nito. Lahat nag-uumpisa yan sa pagtumba-tumba. "Hindi maglalaon, matututo ka rin," sabi nito. "Tuturuan kita." Sa madaling salita, Jay Urilas, natuto ako magbike. Noong una'y panay ang aking tumba. Nagkagalos, nasaktan, napilay ako, pero hindi ako matras. Sa tuwing hapon, ay nagbabike kaming dalawa. Naging biking instructor ko si Insan. Lumipas ang maraming araw at linggo, di naglaon, mahusay na ako magbike. Isa na lang ang problema ko. Lumipas o ang ilang taon, hanggang ngayon, nag-college na ako, wala pa rin akong bike. Humihiram-hiram pa rin ako. Mahirap po ang buhay eh. Hanggang sa may isang babae. Ang hindi marunong magbike ang lumapit sa akin. Hindi makapaniwala ang mga pinsan ko sa kwento ko. "Oo," sabi ko. Tuwang-tuwa sila nang mayroon akong daladalang bisikleta. "Saan ka nakakuha ng bike?" "Binigay sa akin nung babaeng tinuruan ko." "Talaga? Paano nangyari yan?" "Ganito kasi yun," sabi ko sa kanya. "May isang dalaga di marunong magbike. Dahil sa may bike ito, hindi siya marunong. Sabi sa akin, baka pwede ko daw siyang turuan. Lumipas ang araw, unti-unti na rin siyang natuto sa akin, kaya tuwang-tuwa siya. Nakita ko kasi yung sarili ko sa kanya nung una akong natutong magbisikleta. Hanggang isang hapon habang siya ay aking tinuturuan, sa medyo malayong lugar na halos walang katao-tao. Nang makapag-usap kami, nagawi nga kami sa bandang lugar na walang katao-tao. Aba,
Bigla na lang ilakong, nigla na lang ako nitong nilapitan at sinabing, may bibigay ako sa'yo. Ano yun? Sabi ko. Kaming dalawa lang, as in wala, halos katao-tao. Ay, tinanggal nito ang shorts niya, maging yung damit niya pang itaas. Naiwan lamang, nakabrat panty. Sabi-sabi niya sa akin, kung ano man ang nakikita mo ngayon, bilang pasasalamat ko sa'yo, pwedeng-pwede mo nang kunin. Iyong-iyo, ang sabi niya sa akin. Nakatanga ang aking mga kaibigan at mga pinsan sa aking sinasabi. Bilang pasasalamat daw nito dahil natuto siya mag-bike sa akin. Kaya heto ngayon, may bike na ako. Ang saya-saya, di ba? Eh, anong ginawa mo dun sa babae? Ang sabi naman pinsan ko, ay, iniwan ko ah, alangan naman, isuot ko yung mga damit niya. Aanin ko yun, hindi naman magkakasya sa akin. Eh, yung bike na lang ang kinuha ko. Inuwi ko na. 55 past the hour, 10 o'clock.